Hello Quentin Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome ulit dito sa Live Update. Kasama niyo muli, Miss Teen, at mga graduates natin dito sa UK Diploma in Health and Social Care. So, simula tayo kay Ma'am. Ano, pwede ka magpakilala sa ating mga manonood? Ako po si Desi Andy Regalado. Yes. Isa po ang akong, although I mean, kasambahay dito sa Kuwait. Si Ma'am? Ako po si Luisa Abales Roberta. OFW po. Ayun. So, sila po is ating mga estudyante and now graduates ng ating UK Diploma in Health and Social Care. So, yun, magandang hapon sa ating mga manonood. Including yun, baka si Miss Paula nakapanood rin. Si Ma'am Halsey. Sa ating mga HSCs instructors dyan. So, ayan po. Ma'am, ito is na-receive nyo na yung credential nyo ngayong araw. So, for sure, kasi ito, nag-live tayo. But at least, no, yung ating mga kaklase, yung mga kapwa ring OFW na incoming students na ating caregiver course. Paano, mostly yung tinatanong nila, paano yung, ano yung mga sikreto ng mga estudyante natin, paano nila natatapos yung course at pinagsabay yung trabaho at saka pag-aaral. So, start tayo kay Ma'am Leslie. Ano ba yung mga sikreto mo at natatapos mo itong course mo within the timeline? Ano lang naman po, Ma'am, time management lang talaga. And very supportive din yung mga employer ko kasi binigyan nila ako ng chance na mapapag-aral and also the time na makagawa ng mga assignments and also do the online class. So maganda, no? Kasi yan doon lahat ng support. Yes, talaga. Tapos dapat disiplina talaga sa sarili. Time management talaga. Kasi ang hirap, doon naman talaga sa simula is hirap naman talaga mag-adjust from online tapos trabaho same time gawa ng assignments. Time management talaga. Time management. Sa iyo, Ma'am Luis, masishare mo sa ating mga kaklase din or kapwa HSC students? Kailangan lang yung tiyaga. Talagang pusigido kang matapos kung ano man yung sinimulan mo. And then, mag-look forward ka kung ano yung magiging future mo at makakadagdag ito sa credentials mo. Ayun, ang maganda. Kasi talaga dapat buo yung loob mo na ito gagawin ko at matapos ko para sa sarili ko rin at saka sa pamilya. Kasi kapag half-hearted ka na parang mapilitan ka lang mag-enroll at saka magkaroon ng course, is medyo half-hearted na yung effort mo. Sayang. Nasayang din. Kasi for sure, kasi nga, panahon mo, yung budget mo, syempre yung effort mo din na mag-aral. So, isipin mo talaga yun. So, ayan, so yun mga tips ng ating mga graduate students dito sa healthcare. So, yun talaga pinaka-top most, top management, syaga, at pagsisikap sa pag-aaral. Kasi, syempre, sino magsisikap para sa atin? Okay, yung sarili na. Tayo lang. Ayun. So, ma'am, dito sa ICSA is talagang grateful kami sa mga estudyante natin. And hands up talaga kami kasi nga nababudget nyo yung oras ninyo at saka at the same time yung trabaho. Ayan. Ma'am, ano yung mga mensahe ninyo sa ating mga kapwa OFW tapos yung mga students na medyo na aalangan pa na tapusin yung course at mag-enroll sa course? Ano yung mga advice ninyo sa kanila? Sa akin naman kasi talaga, yun nga yung perseverance na matapos yung course and yung dapat nilook forward mo talaga yung kung ano yung kahihinatan ng yung course. Syempre, kinuha mo yung course dapat. Target talaga yung nakapokus ka. Kasi at the end of the day, pag nakuha mo na yung diploma, andun na yung fulfillment. Yung feeling na, yes, natapos ko. Natapos ko rin. So, looking back sa mga pinagdaanan mo. Wala naman talagang madali. Yes, ma'am. Wala talagang madali. Andun yung mga sleepless night na, paano ko gagawin yung assignment ko? Ang hirap, lalo na kung hindi ka naman talaga, tawag nito, illiterate sa mga bagay-bagay, especially sa computer. Kasi nagsisimula ka pa lang. Yes, ma'am. Kasi yung idea na, syempre, lahat naman tayo nag-aaral is para magkaroon tayo ng ideas. So, andun talaga sa simula, yung nangangapa ka. Yes, ma'am. Wala talaga. So, yun, nagte-thank you nga pa pala ako kaila Miss Nicole, which is sila yung unang nag-handle sa akin. Yes. And then kay Miss Halsey, siya ngayon nag-continue. Thank you, ma'am. Ayun. Si ma'am, ma'am Louie, ano yung mga mensahe sa kapwa OFWs natin na nag-aalangan pa na mag-take step para sa self-development? Siyempre, kapag na may self-development, ano rin yung salary development? Siyempre, una-una yun.
Lagi pong titignan yung motivation mo, kung ano yung maging inspiration mo para magpursige sa buhay. Lagi mong titignan yung para yun sa, kung may anak ka man, para sa anak mo, para sa pamilya mo. Kasi kapag meron kang self-improvement, ano na yun, step by step na yun eh. Kumbaga parang ladder na siya. Kasama na din yung salary mo, yung career mo, at yung future mo, hindi lang para sa'yo, pati dun sa mga family. Sa family mo. Kasi once na-develop yung sarili mo, is na-develop mo rin yung tulong na may bibigyan mo sa family mo. Kasi sisimulan mo sa sarili, yun talaga. Tama. Step by step. Hindi naman lahat is dito ka, tapos ganoon ka na kaagad. Masakit yun kasi biglang babae. Masakit yun. Dapat talaga so, step by step, andun yung struggles, andun yung problem. Pero at least yung mga struggles na yun and problem is parang pinapatatag tayo. Para at least, pag andun ka na sa dulo, tulad ngayon, graduate na kayo, parang lulukbak yun na sa in spite of hirap at saka budget, at syempre, minsan sabi mo family problem, di ba? So, kaya natin. Kailangan mo lang lumaban and then, yun, para for sa future. Maging matatago. So, yun. Napakaganda namang mensahe ng ating dalawa dyan. Gusto ko rin magpasalamat kay Miss Pao. Tsaka kay Miss Paula, siya yung dati naming instructor. Yes. Kasi nandiyan sila gumabay sa amin at sumuporta para ma-achieve namin kung ano yung meron kami. For sure. Kasi grateful din si mga instructors natin. Kasi grabe talaga yung feelings na nakakatulong ka sa mga estudyante mo. And then, seeing them na yun, natapos na yung course nila. Tapos, nakakatulong ka sa pag-develop ng kanilang financial, ng new opportunities, tapos self-development din sa mga estudyante natin. Yun, speaking of inspiration, so baka for sure na nanood yan sila. So sa mga inspirasyon natin, pwede na kayong magpasalamat sa mga inspirasyon natin sa buhay na nagpatuloy sa atin na lumaban at magkaroon ng diploma. Actually, yung sa akin po kasi hindi nila alam. Ayun. Kasi surprise ko. And most of all talaga yung employer ko, sabi nila nung time na, blessing in disguise na hindi po talaga ako umuwi ng Pinas. Kasi sabi ko, ma'am, sabi ko, kasi dahil di nyo pinag umuwi, baka pwedeng payagan nyo ako mag-aral. Yes. Okay, for your future. Sabi niya. So, right after June 11, nag-inquire ako dito. June 12, nag-start na ako ng klase. Oo, kasi maganda yun. Kasi nga, may parang blessing in disguise din. Yes, ma'am. And naging good opportunity siya sa'yo. It's either grab mo or hayaan mo. Yes. So, yun. And also, pati sa tuition, kahati kami. Yeah, talagang blessed talaga. Yes. Blessed talaga. Kasi andun lang naman talaga, kapag once ready ka na, gumagawa na ng paraan si Lord na bigyan ka ng blessing. At saka try to do something new sa buhay nyo. Kasi hindi naman masama magsumubok ng ibang bagay. Lalo na hindi na katulad ko sa bahay, hindi man habang buhay magiging katulong ako. Kasi naman time is gold, di ba? Yes, hindi mo mababalikan yun. So, kailangan habang bata pa, try lahat ng opportunities and development. Yan ang kinagandahan. Ayun. So, sa mga inspirasyon mo, salamat na. Nabalik na tayo. ICSA, thank you so much for giving me this opportunity kasi level up na tayo. Siyempre, makakapag-try na tayong sumubok ng ibang trabaho, hindi lang sa bahay. And also kay Lord, na hindi ako pinabayaan. And sa mama ko. Sa mama ko na hindi tumigil sa pagbibigay na natin. Sabi ko, mama, for sure, si mama mo is tears of joy and then, yun, I'm grateful din sa parents natin na although minsan may mga pasaway time tayo, is andun naman sila always advising us and yan, for sure, is nakikita niyo yung anak niya na yun, nakamit niya yung pangarap niya na magkaroon ng diploma for a better future, ika nga nila. Yes, ma'am. Mama mo din for sure. Tears of joy. Yeah, ever supportive. Sa anak niya is nakatapos. Kahit nasa abroad, nagtatrabaho, simsikap na magkaroon ng course at saka diploma. So, ayan. For sure,
ano yan, pa-heart din mga kasamalitin at sa ano lang. Mga klase. Supportive. Kasi glass was supportive. Support yan. Very supportive. Ang inspiration ko kasi, kaya kinuha ko itong course na ito, yung nanay ko. Kasi I'm getting ready sa, ano niya, sa old age niya, at least may knowledge siya kung paano siya alagaan. Kumbaga, yung proper knowledge na doon ako, naka-ready na ako, kumbaga. Mm-hmm. And then, yung anak ko na nandiyan, nakasuporta rin mm-hmm. lagi sa akin, tsaka yung mga kaibigan ko, yan, si kuya, mga kasama ko sa trabaho. Mm-hmm. Pag wala akong time magluto, magluluto sila para sa akin. Ayun. Di ba, ano, black team pala. May back up. Para magawa ko yung assignments ko. And then, yung sa although ko na syempre papasalamatan ko kay Lord kasi tinulungan niya akong mabudget ko yung oras ko kahit sobrang busy sa trabaho nabibigyan ko pa rin ng time yung pag-aaral ko. Ayun. And then ang mga syempre ang IKSA, kung wala ang IKSA, wala kami dito. Yeah, thankful din kami sa ICSA. Actually yung ICSA is talaga yung success namin is to see our students na unti-unti yung inaabot yung mga pangarap. Kumbaga kami lang is stepping stone lang para sa mga estudyante natin na yun to reach their dreams. Sa, ayun, para for better future nga ika natin. So, for sure, yung mga anak niyo, ma'am, is feeling proud talaga yan. And then, yeah, tawag niyan, maging inspiration din sila, ikaw, nila, na ikaw nga, in this time, no? Inspiration para sa akin. Talaga yung diploma. So, ayan, kaya din nila yan. So, ayan, thank you din sa ating mga, ayan, mga susanti natin na nanonood ngayon, no? So, one of you will be like this na magkaroon ng inyong diploma dito sa ICSA. So, ayan, so sa mga off daw yung mga kabayan na nag-aalaman pa na mag-enroll. So ito dito ang ICSA always and open na magtulong sa ating mga kababayan na yung mag-upgrade din ng career. Kasi yun nga sabi ni ma'am, is huwag tumigil. Kasi time is good, grab na yung chance habang nandito sa abroad, consistent pa yung income natin to support our whatever ating plans in the future. Kasi nga, hindi naman tayo forever na nasa abroad. We can try another opportunities. So, ayan, maraming salamat ulit and congratulations. Thank you, ma'am. Ma'am Leslie and Ma'am Luisa sa pag-share ng inyong experience and then words sa ating mga estudyante. So, ayan kasi minsan, may mga time kasi minsan na tinatamad ka, na nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. So, at least, ito sila. Patunay na minsan magpahinga rin tayo pero balikan niyo yung course niyo tapos ipagpatuloy. So ayan. Maraming salamat ha. So pinayak mo. Maraming salamat Ma'am Luisa. Ma'am Luisa, nawawala ka dito. Okay. So ayan. So congratulations for both of you and we are looking forward for better future sa inyong dalawa. Kung saan man kayo makakapunta na inyong next step for plans, kumbaga. So ayan, maraming salamat sa ating manonood ngayon sa live update natin and yan, looking forward sa mga students natin ngayon na incoming graduates din sa UK Diploma in Health and Social Care. Looking forward sa ating new batches. So ayan, maraming salamat and see you next time sa ating live update. To Ma'am Paula, Joy, and Ma'am Nicole, and Ma'am Halsey. So ayan, these students are very thankful sa inyo, sa mga import. And then, yun, maraming salamat. Mga classmates namin. Yun, kung sa mga classmates nyo. Kung kaya namin, kaya naman rin. Shout out kay Kurt, kay Patra, Kuya Esgan, Ate M. Yes, ma'am. Kasi every time, nagkikita-kita po talaga kami, nagkakanda kami ng training. To do the BP. Parang mga kaklase nyo, kaya pa yun, nag-encourage sa mga isa. Kasi syempre, trabaho, school, nakadevelop din yung mga magkakaibigan. Yes, ma'am. Nakaka-build din siya ng friendship sa totoo lang. Sa abroad, mag-isa lang tayo. Minsan, kailangan din natin ng mga kaagapay. So, ayan. So, sino pa? Wala na? Sino pa ba? Sila ba, ne? Ang dami kasi ano yung sa 13 ata kami. So, ayan. Maraming salamat ulit dito sa pagpapanood ng ating live update. And see you more sa more congratulatory sa ating mga incoming graduates dito sa ICSA. So, ayan. And kasama nyo muli, Miss Lynn and Miss Leslie and Miss Luisa na nagsasabing ICSA, your partner in success. So, see you next time. See you po.